Alright, so welcome back again sa inyo mga boss, ayan. So, ito na naman tayo, adventure motovlog na naman, ayan. Tingnan nyo nga kung pantay. Alright, alright, sana maganda yung kuha. So, ang objective natin ngayon, o ang mission natin ngayon mga boss, maghahanap ako ng pyesa. Tapos yung plies ng, alam nyo yung pamputol ng wire, ayan, yung plies. Wire stripper ata tawag doon, kaya maghahanap tayo, alright. Tapos, bibili ako ng galon ng tubig, butas na yung galon ng tubig namin eh. Ayan, sana maganda yung kuha. Naka-angle talaga. Ayan. Ah, hirap ng remedyo lang. Alright, so punta na tayo ng Alabang. Ayan, samahan nyo ako kung saan ako bibili. Tapos, para malaman nyo rin kung saan nabili ng mga switches na pinagbibili ko, ayan. Kung malapit man kayo, may idea na kayo. So, tara. So, kwento ko nga lang pala, meron na naman tayong customer segment pang, di ba yung si Mio Gray yung una? Meron na naman, nagulat ako kasi magka-year model kami ng nagpapagawa sa akin ng motor ngayon. So, 2010 model siya at ang pinakamaganda at ang pinakinakagulat ko ay same color kami na Mio Red. Kaso nga lang may sticker yung kanya at pag 2010 model ay matanda na, ibig sabihin kaya marami ng pangit na parts o yung hindi na maganda tignan. So yung si Mio Red natin kasi, ayan nabubulol pa, si Mio Red natin kasi na-maintain natin, tapos nung napunta sa akin to, pangit yung fairings ito, ayan fade na rin, kaya binilaan ko ng buong fairings dati. Kung nakikita nyo sa mga previous video ko na ikukwento ko na nagpalit ako ng buong ka, ay hindi pala sa previous video ko sa YouTube, nasa page ko pala. So ayan mga boss, punta tayo Alabang. Ikakat ko muna kaya dito kasi napaka-traffic dito pag nasa Alabang na tayo. Alright. So ngayon, nandito na tayo sa Alabang, mga boss. Alright. Ayan, daan muna tayo ng, parang gusto ko muna pumunta ng bayan. Yung bayan na tinatawag namin, medyo malayo pa yon. Siguro mga ilang kilometers din. Tapos para makita niya rin yung takbuhan ni Yoreb ngayon. Dahil palumpalo. Alright. Ewan ko kung nauumay na kayo dito sa ruta ko lagi. Lagi na lang dito yung motovlog natin eh, yung adventure natin pa Alabang. Pero syempre, ayan, dahil sa mga solid fan natin dyan, ng mga ka-basic natin. Kaya alam ko naman na every bago ni basic nyo eh, inaabangan nyo, kaya bibigyan natin kayo ng magandang content. Alright. Ayan. Woo, and Max. Talaga magka-NMAX, NMAX. So isa nga rin pala sa magiging future vlog natin mga boss ay yung sa rehistro. So sasamahan nyo ako, o samahan, yun nga, samahan nyo ako na magpa-rehistro dahil hindi na naka-rehistro kong si Mio Red last March pa dahil nagkaroon ng pandemic, kaya ayun, hindi na makapagpa-rehistro at wala nang pera. Alright, marami pang ginagastos. O, ayan. Ayan. Racetrack. Parang racetrack ang aking bayang sinilangan. Yung mga barriers niya. Uy, lubak. Uy. Skyway Patrol. So, balik tayo doon kay Mio Red nga pala, ano, nakakalimutan ko na pinag-uusapan natin yung another Mio Red, isa sa mga kabatchmate ni Mio Red ko, yung
customer natin na naka Mio Red N, 2010 year model din. So panigurado ko pag inayos ko yun, kasi plano niya rin gayahin si Mio Gray yung lightings, kaso medyo mababago dahil siyempre si owner siguro may originality at ayaw niya ng may kaparehas. So ang mga natanggal doon, mga boss, sa lahat ng ginawa kong yon, wire tapping, yun, di kasama. Bar and signal light, di rin kasama. Tapos pero yung domino, yan, napaka maraming gumugusto niyan ng domino, kaya miski ako eh, kung ako yung customer, papalagay ako nun, tapos meron pang kasama ang passing light. So maganda rin kay domino, meron siyang hazard na built-in. Hindi mo na kailangan mag-rewire. Flasher relay lang na pang LED, tapos domino switch. Tapos yun na, built-in na dito. Dito sa ano niya, sa signal button yung hazard niya, kaya sulit na sulit sa baba, ibabayad mo na. Hindi ko masabi yung price kasi iba-iba eh. Yung iba, 850, 600, 700. Kaya ganun na siguro kung magkano makita niyong domino at kung anong available at magkano available dyan sa inyo. O, ayan. Ayan. Full throttle tayo ngayon. Medyo nakakatakot bumiyahe dahil panay motor ang kasabay ko at maliligalig. Alright. Oo, sarap mag-motor. Sarap mag-ride. Alright. Solid ang takbo ni Mio Red ngayon ah. So paulit tayo ng paulit-ulit. So balik tayo, malapit na nga pala ako. Bibili pala ako ng Flaes. Tawag ng mga matatanda o mga nung araw na tao, Flaes. O wire stripper. Flyers. Come on. Ayan, malapit na tayo. Nandito na tayo sa munisipyo ng Muntinlupa. At napaka-traffic, mga boss. Alright. Napaka-init. Ayan, buksan ko muna yung aking windshield. Windshield, ah. Sana bukas yung shop para mayroon kasi doon na 6-pin socket na kasyang-kasya sa liuwa. Yung mataba, di ba? Pag liwa, mataba yung socket niya, yung female. Kaya sana, bukas, at merong flies. Para hindi na rin ako mahirapan magbabalat ng mga wires dyan. Hirap kasi pag gunting. Kaya puntahan natin. Alright. Malapit na. Onti na lang. Onti pa. Mukhang eto na eh. Ayun, electronics, electrical trading. Alright, dito na tayo mga boss. Meron ate. So ayan mga boss, ito electronic shop. Dito ako bumili, wire stripper tsaka 6-pin socket. Dito sa bandang bayan, wala sila nung micro momentary switch. So tingin tayong tools. Biglang liko.
Buti at malakas-lakas na ang preno natin, mga boss. So, nakabili na ako ng wire stripper kaso yung hindi ko gusto yung style, pero wala tayong magagawa. Kailangan natin mag-upgrade ngayon. So, nakalamp yung kotse doon. Huwag na huwag magpaparada sa sidewalk. Alright. So, napakaraming shop dito. Ayan. Tapos, turo ko rin sa inyo yung shop na lahat ng tornilyo meron sila. Meron sila na mapa yung kinakalawang, merong stainless, allen type, tapos yung hexagon ba yun? Hexagon type? Ano sa noon? Pang wrench. So, katapat lang siya ng Yamaha. Medyo malapit sa Yamaha. Alright. Ang hirap mabilis kapag nagsasalita sa vlogging. Ayan. Ayan, Miko. Ayan, Miko. Alright. Ayan. Oh. Woo! Ika nga ni Boss J-Mac for the views. Lupa. I hope na ayun, nakita ni ba yun? I hope na may mga malapit dyan sa mga malalayo, sorry. Pero siguro meron din naman sa inyo. Tapos, eto yun. Yung tindahan ng bolts, ayan. King bolts, kung nakikita nyo. Napakaraming tornilyo doon. So, kwento ko lang sa inyo mga boss. Itong si Neo Red, nung nakuha ko nga, diba? Second hand, tapos galing karga, tapos kulang-kulang, marami siyang kulang-kulang na pyesa, parts, mga ganyan, tornilyo. So, nung tumagal ng tumagal yung panahon, ako na lang nagkunan ng pagkukulang ng dating may-ari na siguro ay walang pakialam, kaya napabayaan. Pero ito ngayon si Mia Redo, still kicking, at mukha pang brand new sa brand new. Ayan. Mukha lang ha. Pero baka sabihin nyo kasi mayabang. Tapos hindi naman sa personal, hindi mukhang maganda. Pero ayan, minintain ko lang yung glossiness niya. Yung pagka tab ng flarings. Ayan, flarings. Alright. Kaya na may maintain natin na tumatagal tong motor na to. Lalong-lalo na yung makina at yung chassis. So, napakasakit sa akin na makakita ng Mio na napapabayaan. Siyempre, alam nyo na, mekaniko ako at may pagmamahal ako sa paggagawa natin ng motor. Kaya, makakita lang ako na kinakalawang o bulok-bulok ng Mio. Parang kahit ilapit ko sa akin na, nagagawin ko kaagad yan. Pero syempre, kailangan natin ng budget doon. Kaya minsan yung iba, hindi naman interesado, gamit-gamit lang. Kaya hanggang tingin na lang tayo. Kaya kayo, mga boss, i-maintain nyo, i-maintenance nyo hanggat maaari. Palitan nyo lagi ng langis, ipalinis nyo once, twice a year, mga ganon. Para yung gamit nyo, yung pinag-ipunan nyo o pinaghirapan nyo, tumagal sa inyo. Ayan. Napakarami namang parts na available sa mga iba't ibang lugar. Kaya mamaintain niyo yung pyesa niyo. Ay, yung motor niyo pala. So, saan kaya ako makakahanap ng galon ng tubig? Mga boss? Alright! Arangkada is the best! So, partida mga boss. 8-10 na bola to. Hindi pa pa straight 8, lalo na siguro pag straight 8. Para sa akin na yung timpla ko kasi yung iba dyan, nagagalit, sinasabi, mas maganda tong ganyan, ganon, experience ko nga to, at dito ako natutuwa, at kitang-kita ko naman at experience ko na sobrang solid nitong 8-10. Hindi naman sobra. Kumbaga yung straight 8 ang sobra-sobra, eto sobra lang, 8-10. So yan, signal tayo, liliko na tayo mga boss. Alright.
Arangkada at its finest. Nakalimutan ko magpagas. Mamaya, matuyuan na naman to. So ayan, malimit na yung tumawid dito kaya. Give respect to the pedestrian. Yan, kahit mabilis tayong patakbo, dapat inaalala natin na mag-slow down pag may pedestrian. Alright. Tapos dun sa binibilan ko, yung Novo, kung may Novo sa inyo ng mga store. Kasi dito sa amin yan, may 7-7. Lahat ng mga appliances, mga ganyan, mga bubot, tools, meron dito. Ayun o, 777 Shopping Mart. Parada tayo. Tingin tayo ng galon ng tubig. Hindi ko na mabibidyo yan, mga boss, baka bawal. Alright. So yun, nakahanap din mga boss. Ayan. Alright. Alright, ayan mga boss, nakabili tayo. 179. Putas na kasi yung ganyan namin eh. Alright. So mission accomplished tayo, ayun ang gustong-gusto ko pagbabiyahe. Nabibili natin yung mga kailangan natin. Alright. Yung wire stripper, medyo hindi lang ako kumbensido kasi hindi yung type na gusto ko. Pero ayaw mo na, at least meron. So pauwi na tayo mga boss, ayan. Napakainip na rin. Oh. Walang tatawid. Alright. Solid. Ganda ng arangkada ni Mio. Red. Solid. So, pauwi na tayo mga boss. So, yun lang ang simpleng vlog natin. Na sinasalamat, maraming salamat sa inyo mga ka-basic at tinapos nyo tong video na to at sinamahan nyo akong bumili ng mga kailangan ko. So, abangan nyo yung magiging customer segment natin na career model o ka-batchmate nito ni Mio Red. Yan, mukhang marami akong ayusin dun kasi matanda na yung motor na yon. Kasing tanda nito. Matanda na kayo ha, Mio Red. Kaya, ayan, maraming salamat mga boss. Chicken tea out ba? Hindi. Alright. I think it all came back when I was looking back at you. Oh, how I've missed those sights. You must have missed mine too. Did you breathe me in? If you would only know that you're in my air. For every second, everywhere I go. So why are we hiding in these crowded places? Cause when our eyes meet, we drop our poker faces. Yeah, we keep on acting like we left no traces. But when our eyes meet, we drop our poker faces. Didn't say a word too much. We hid behind the daylight while I was longing for your touch. We never let the other in, cause we were scared to fall back into the old habits.